Kamusta, my name is Ronald, isa po ang OFW dito sa Singapore. Anyway, sa video na to, pag-usapan natin yung bagong e-travel departure customs declaration form. Before we begin, dapat meron na kayong account na ginawa or account sa e-travel. Either sa website nila, sa etravel.gov.ph or sa e-gov.ph app. So ito yung dalawang option na pwede nyong gawin. Hi guys, welcome back. So kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Marami tayong mga useful video, travel requirements, travel guides, para di kayo ma-offload. And for OFW, marami po tayong mga useful video. Gagawin nyo to 2 to 3 days before your flight. Anyway, so I assume na meron na kayong account, maglalagin na lang tayo sa e-travel. So first, kailangan muna natin piliin kung para kanino ba yung ginagawa nating e-travel. Ito ba ay para sa inyo, for me, or para sa kakilala nyo or kasama mag-travel. Ito yung for others. Click natin yung departure kasi nga ito yung lalabas ng Philippines, and then press continue. So occupation, pili lang kayo ng malapit sa profile nyo. Housewife, student, minor. So nandyan lahat guys, pili lang kayo ng sagot. Ang pinaka-generic nga na pinipili ko lagi sa mga video ko, kung office work kayo, piliin nyo lang yung professional or technical. Purpose of travel, kung anong gagawin nyo sa bansa na pupuntahan nyo. So, pili lang din kayo. It's either for holiday, medical purpose, health, or visiting a family or relative. OFW, pwede nyo piliin is work-related. Huwag nyo pipiliin yung sagot na OFW kasi hahanapan tayo ng OEC. For first-time OFW, na direct hire, pwede nyo piliin din yung work-employment. So, aircraft passenger ang pipiliin natin. Tapos, ilagay niyo yung name ng airlines and flight number. So, I suggest mag-refer kayo sa flight itinerary or yung flight ticket niyo. Origin. So, saan airport ka manggagaling? Kasi sa Philippines, di ba, meron tayo sa Manila, sa Cebu, or sa Davao. So, kung sa Manila, pili lang kayo sa NAIA Terminals 1 to 3. Date of departure, kung kailan nga kayo lalabas ng Philippines or kung kailan yung flight niyo. Kung meron kayong transit or connecting flight, just answer kung anong bansa kayo pupunta, anong airport, and date of transit. So pag inalis natin yung check, nagiging country of destination kung saang bansa kayo pupunta. So wala naman tayong connecting flight, pipiliin natin to. So let's say nga sa Singapore, piliin natin kung anong terminal yon. So Changi, meron siyang terminals 1, 2, 3, and 4. So kung alam nyo kung anong terminal, ilagay nyo dito. Date of arrival. Kanina yung date of departure, kailan yung flight nyo palabas ng Philippines. Ito namang date of arrival, kung kailan kayo dadating sa bansa na yun. So for example, sa Singapore nga, 4 hours lang yung flight, pero yung flight mo is 10 PM. Ang dating mo na is the next day na. So kailangan nyo ilagay yung exact date kung kailan kayo dadating. Ito yung address nyo abroad. Pwede yung hotel, pwede yung residential address. So kahit hindi naman complete, basta sagutan nyo yung part na to. Press next para doon na tayo sa bagong declaration form. Etong departure, since di pa kayo nakakalabas ng Philippines, wala pa kayong mga dalang imported goods na i-declare, currency declaration lang to. Declaration form na arrival, mas madami yung questions guys. Baggage declaration together with currency. Basta tatandaan nyo lang guys, hindi lalagpas yung pera na dala nyo or yung value na pinasok nyo sa Philippines or meron kayo na worth 10,000 USD or 50,000 pesos. So pipiliin natin no kasi wala naman tayong ganong kalaking pera. Let's choose no and then proceed na sa signature. You can use your finger or dalire para pumirma sa screen ng phone nyo or sa mousepad ng laptop. Tapos press clear kung mali yung pirma. Kung okay naman yung pirma, pindutin nyo yung next. Tapos, i-review nyo lang yung information nyo kung wala kayong babaguhin. Ngayon, kung may nakita kayong mali or dapat ayusin, you can click previews. Pero kung okay na lahat, you can press submit. So, andito guys nga yung sinasabi ko sa inyong bagong currency declaration form. Nandyan din yan, nakalagay no. After nyo ma-submit, matatanggap nyo na yung e-travel departure QR code nyo. So last time nga, wala yung status bar na to, yung without currency declaration. Sa arrival QR code, dalawa nga yan. Meron siyang currency and baggage. Sa e-travel declaration, isa lang.
Ayan guys, so ito na yung papakita nyo sa immigration pag lalabas na kayo ng Philippines. Kung meron kayong tanong, just comment down below. Sana nakatulong yung video. If you're still here, thanks for watching. Please support my channel, subscribe. If you find this helpful, share this video. Kung may kaibigan kayong lalabas ng Philippines or OFW na kakilala na may flight palabas ng Philippines. Yun lang guys, maraming salamat ulit. And I will see you on my next video.